Hi guys, welcome to our latest video, Barangay Ginebra at San Miguel Beermen magseset ng kanilang semifinal series. Because there are no surprises in the first two games of our PBA playoffs, San Miguel Beermen tinalo ang kanilang suke sa quarterfinals na Converge 5 Rexers, habang ang Barangay Ginebra, as expected, beat NLEX Road Warriors. Pag-uusapan natin ang dalawang ito. San Miguel Beermen pinadapa ang Converge 5 Rexers, habang ang Barangay Ginebra kumuha ng upuan para sa semifinals. But before we jump into it, syempre guys, iniimbitahan ko munang muli yung mga bago sa ating channel, pati na rin yung dati na sa ating Chief Kratos TV ninahak. Pakipindot po subscribe button at notification bell. And of course guys, PBA playoffs na mas may enjoy nyo ang mga laro dito if you will use 1xBet. Marami nang nage-enjoy. Mag-rehistro na kayo, ang link nasa ating description box pati sa comment section. Use my KRTS promo code, dapat po partner may link and may promo code. Ito pareho ang inyong gagamitin para magkaroon kayo ng up to 7,000 pesos bonus on your first deposit. Bibigyan pa kayo ng 1xBet ng assistance every time you have a trouble sa paggamit ng 1xBet. Legit ito guys, marami na ang nag-e-enjoy. Samahan nyo na, lalong-lalo na sa PBA playoffs. San Miguel Beermen pinadapa nga ang kanilang suke sa quarterfinals na Converge 5 Rexers for 2 conferences in a row. San Miguel Beermen ang laging nagpapadapa, nagpapalaglag sa Converge 5 Rexers pagpasok ng quarterfinals. Converge 5 Rexers beating San Miguel Beermen in the elimination round, pero pagpasok ng playoffs, ibang San Miguel Beermen ang umaharap sa nasabing kupunan. And for 2 conferences, hindi pa rin nakakakuha ng antidote si Coach Aldin Ayo laban sa San Miguel Beermen. Nagparada nga ng bagong import ang Converge 5 Rexers, with Vodanovich scoring 39 points, not bad for Converge 5 Rexers. Pero ang kapansin-pansin, Vodanovich doesn't have the takeover ability na meron si Jamal Franklin. He is a systematic player, perfect for Coach Aldin Ayo. Pero ito ang problema, if you don't have the ability to take over games, ito ang na-miss ni Coach Aldin Ayo at ng Converge 5 Rexers, not having Jamal Franklin. When San Miguel Beermen made a separation, nahirapan ang humanap ang Converge 5 Rexers ng isang manlalaro who can take over the game for them at mabigyan sila ng puntos when San Miguel Beermen checked what Coach Aldin Ayo and Converge 5 Rexers is trying to do. Dito na umalagwa ang San Miguel Beermen. Pinangunahan ni Cameron Clark, he is on a different level. Habang tumatagal siya sa San Miguel Beermen, he is becoming more comfortable na ito. And Cameron Clark, kung ganito ang ipapakita ng nasabing import in the semifinals kontra Barangay Ginebra, we will have a very very good series. Makakakita tayo perhaps one of the closest in recent playoff history ng PBA, San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra. Bukod kay Cameron Clark, CJ Perez scored 26 points. Ibang-iba na yung pinapakita ni CJ Perez para sa San Miguel Beermen. He have the green light to do what he do best, at ito ay ang open court. Kitang-kita natin how relentless CJ Perez is para sa San Miguel Beermen, at halos walang kapagura in the energy of CJ Perez. He is carrying the San Miguel Beermen. Vic Manuel, the best player of the game, he scored 20 points. This is the second straight game that Vic Manuel scored 20 points for San Miguel Beermen. Nasagot ang katanungan na sino ang pupuntahan ng San Miguel Beermen sa ilalim ngayong wala si Junmar Fajardo because of his injury. Ang kasagutan, Vic Manuel, he's ready to take over on that position para sa San Miguel Beermen. And Coach George Gallant, aasahan niya that Musselman will play the same pagpasok ng semifinals. Jericho Cruz, he scored 12 points para kumpletuhin ang mga manlalaro na nagtala ng double figures para sa San Miguel Beermen. Moto Tua, nag-ambag naman ng 8 puntos, and Marshall Lassiter, 7 points, and Simon Enciso, 6 points, Chris Ross with 2 points. These are the 4 players, Moto Tua, Marshall Lassiter, Simon Enciso, and Chris Ross. Sila ang aasahan pa ng San Miguel Beermen sa pagpasok naman laban sa Barangay Ginebra. They cannot afford to score only 7 points. They cannot afford to only score 6 points and 2 points. The San Miguel Beermen need them against Barangay Ginebra. Now speaking of Barangay Ginebra, they are on playoff mode on their very first game dito sa quarterfinals ng Governor's Cup against NLEX Road Warriors without import Wayne Selden. Barangay Ginebra hindi binigyan ng pagkakataon ang NLEX after the first quarter. It was all Barangay Ginebra. NLEX Road Warriors, they have a chance at least to build a lead and build their confidence in the first quarter, where Barangay Ginebra nahirapang pumuntos. The shots of Barangay Ginebra not converting. They took 5 attempts in the 3-point area, walang pumasok. Only 18 points ang nascore ng Barangay Ginebra in the first quarter. Yun nga lang,
only 17 points ang naiscore ng NLEX Road Warriors sa nasabing yugto. Kevin Alas without Wayne Selden, he could have started the game for NLEX Road Warriors. I mean, without an import, you should have start the best local players na meron ka sa iyong koponan. But Kevin Alas didn't start the game for NLEX Road Warriors, and like Barangay Hinebra, NLEX Road Warriors struggled to score in the first quarter kung saan ito lamang ang tsansa na naibigay sa kanila ng Barangay Hinebra. Dahil pagpasok ng ikalawang yugto, pagpasok ng second quarter, pinaulanan ng puntos ng Barangay Hinebra. Ang NLEX Road Warriors, Barangay Hinebra scored 38 points, NLEX Road Warriors only scored 19 points. Doblado ang nangyari in the second quarter, and after that, it was all Barangay Hinebra. They never looked back. Hindi na nakahabol, hindi na nakaporma ang NLEX Road Warriors. Led by Justin Brownlee's 31 points, tinulungan siya ni Christian Standhardinger, the leading best player of the conference, with 20 points. Jamie Malonzo kumamada rin ng 20 puntos. The 26-year-old Jamie Malonzo, pinapakita niya, he is so comfortable right now sa koponan ng Barangay Hinebra, even more comfortable kung ikukumpara natin kung saan nagkampiyon ng Barangay Hinebra in the Commissioner's Cup. So this is what makes Barangay Hinebra more dangerous, more scary, because those pieces, Jamie Malonzo, nagsisimula na to become the real star of Barangay Hinebra. He could be one of the brightest superstar in the league. He could be a future most valuable player. I will tell you straight, Jamie Malonzo, he is a potential most valuable player sa kanyang ipinapakita. Malaki pa ang igagaling, marami pa ang ipapakita ni Jamie Malonzo for Barangay Hinebra. And speaking of potentials, also 26 years old, Jeremiah Gray contributed 15 points and he is contributing for Barangay Hinebra this conference. He started the game again for Barangay Hinebra. Coach Tim Cone bumalik sa kanyang regular starters. Mula nung nawala si LA Tenorio, Jeremiah Gray started the game, and I'm expecting Jeremiah Gray to always start the game regularly for Barangay Hinebra, even in the return of LA Tenorio. Perhaps the transition of the point guard position nangyayari na. Ito na yon, Jeremiah Gray and Scottie Thompson maghahalinhinan for that role. And Eli Tenorio will always be there to support them, perhaps coming off the bench in the future for Barangay Hinebra. Aside from those players, Von Pesumal, may bonfire na naman, may Tresumal na naman na nangyari. Scored 12 points. Marami ang umaasa that Von Pesumal, he really find his touches at madadala niya ito pagpasok ng quarterfinals laban sa kanyang dating koponan na San Miguel Beermen. Of course, the reigning MVP, Scottie Thompson, he scored 10 points. May ambag din na 10 puntos si Aljon Mariano at may 5 puntos mula kay Stanley Pringle and Nards Pinto. He scored 4 points. Stanley Pringle, Nards Pinto, and perhaps Aljon Mariano. Those are the players na kailangang tulungan yung mga core players ng Barangay Hinebra against San Miguel Beermen. At kagaya ng aking pagkukumpara sa Barangay Hinebra, kumpara sa Converge 5 Rexers, San Miguel Beermen is not NLEX Road Warriors. Pag-uusapan natin ang semifinals matchup ng San Miguel Beermen at Barangay Hinebra in our next videos. But I am guaranteeing you, this will be one of the good matchups, San Miguel Beermen versus Barangay Hinebra. Before I end this video, shoutout muna kay Edison Baloloy, kay Jerry Ronquillo, Arnel Almondia, kay Nelson Galit, Flor Ocampo Gabito. Shoutout sa inyo, Mean Ruiz, kay Carmelay at kay Dorothy Rosales. Maraming salamat sa inyong pagbate. Maraming salamat sa inyong lahat na laging nakatutok sa Chief Kratos TV sa ating mga videos. Thank you very much. Enjoy natin the other bracket of quarterfinals matchups. TNT Tropang Giga versus Phoenix Over LPG and Magnolia Hotshots laban sa Meralco Bulls. Magaganda ang laban na ito.